Eto nga mga kabuting ting, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, eto maulang hapon na naman sa ating lahat. So alas katatapos lang ng ulan dito sa amin. Ayan, so shoutout sa lahat ng mga naulanan. At sa lahat ng may mga laka dyan, ingat-ingat tayo dahil medyo madulas yung kalsada natin kapag ka umuulan. Ayan, so today dito sa ating mini aviary mga kabuting ting, isipapakita ko sa inyo yung mga inakay natin na mga double dark factors na kulay na mga inakay ng ating experiment pairing dati dito sa ating cage number 1. Ayan, so ipapakita ko sa inyo mamaya yon, and then ituturo ko rin sa inyo kung paano tayo pwedeng mapagpalabas ng mga double dark factors na kulay ng mga ibon natin. Kaya kung gusto nyo malaman, samahan nyo ako today. Tara! Ito nga mga kabuting ting, at ipapakita ko nga sa inyo yung mga double dark factors na kulay ng mga ibon natin na nandito sa cage number 1 natin. So mga inakay yon ng ating dating experiment pairing dito. Ayan, so itong dalawang ibon natin dito is pinag-experimentuhan natin dati yan. Ayan, so sa mga hindi nakasubaybay, ito yung ating experiment pairing kung saan yung cock natin is 2 months pa lang nung ipinaris natin siya sa isang matured na hen, na isang 9 months old na noong mga panahon na yon. Wow. Yan. So hindi ko sila finorse pairing mga kabuting ting, natural pairing yun nangyari. So nakita ko sa flight cage natin na nagtatabi yung dalawang ibon natin, medyo nagbaband sila. Kaya lang kakalipat ko lang nito, halos kakalipat ko lang nung time na yon nung ating green split opa sa ating flight cage, and then nakita ko nga na nagbaband kaagad sila netong ating hen na matured na nga, na 9 months old na noong mga panahon na yon. Ayan, so bali 7 months yung pagitan nitong dalawang ibon natin. So dahil nga nakikita ko na medyo nagpaparis na, nagbaband na yung dalawa na to, naisipan ko na subukan ko, pag-eksperimentuhan ko kung pwede ba nating i-breed itong ating 2 months old na cock ng mga panahon na yon. So sinalang natin sila dito mismo sa cage na to, sa ating cage number 1. Ayan, so nagparis naman sila mga kabuting ting, and then after 2 months ay success tayong nakapagpalabas ng inakay galing sa kanilang dalawa. Ayan, so bali batang ama yung ating green split opa dito. So 4 months old pa lang siya, proven cock na mga kabuting ting yung ibon natin. So pwede yon mga kabuting ting, yung cock natin yung bata, and then yung hen natin is matured na or ready to breed na. Wag lang baligtad na yung cock natin yung matured at yung hen natin yung bata. Dahil kapag kabata pa yung hen natin is hindi pa kaya ng katawan nila na mag-produce ng itlog. Hindi pa matured yung reproductive system ng hen natin. So mas matagal sila mag-matured kesa sa mga cock. Ayan. So anak nga nila yung dalawang double factor. So dalawa yung sakto-sakto. Isang green series at isang blue series mga kabuting ting na double dark factor na ibon. Yan, sakto may ilaw tayo ng konti. Nakikita natin yung mga inakay. So, 4 yung inakay nila. Meron tayo dito isang SF Bio Opa Hen. Ayan. And then, ay meron tayong Cobalt Blue. Mga kabuting ting. Dun sa dulo. At ayun yung dalawang double dark factors na mga inakay natin dito. Ayan. So, kukunin natin sila mga kabuting ting para maipakita ko sila ng mas maayos sa inyo. So eto mga kabuting ting, yung ating dalawang double dark factors na kulay ng ibon natin. Ayan, sakto-sakto, isang green series to at isang blue series. So eto mga kabuting ting, yung blue series natin. Sa mga hindi pa familiar kung anong tawag sa kulay ng gantong ibon, eto yung tinatawag natin na mauve mga kabuting ting. Etong parang kulay black na ibon. Ayan, so dark, di ba? So eto, mauve to mga kabuting ting at blue series yan. So hindi literal na kulay blue mga kabuting ting. So dalawa kasi ang kinabibilangan ng ating mga ibon, isang blue series at isang green series. So eto mga kabuting ting, yung green series natin. So sa mga hindi pa nakakaalam ng basic natin na pinagmulan ng mga ibon natin o yung mga series nila, eto, so yung green series natin is red yung kanyang kulay ng tuka. Ayan, red beak sila kung tawagin. So kulay green nga yung kanilang base form mga kabuting ting. At yung mga blue series natin, maraming kulay mga kabuting ting yung mga blue series natin. So meron tayong mauve, merong cobalt blue, meron tayong blue, turquoise blue, ayan, violet, and then yung mga DF bio mga kabuting ting. So maraming klase yung blue series natin. Ayan, so blue series sila mga kabuting ting dahil nga yun yung opposite side naman ng green series natin dito na mga red beak. Ayan, so ito nabibilang to sa blue series mga kabuting ting, kahit halos black na yung kanyang kulay. So yung anak na mga blue series, ito yung mga batang blue series makikita nyo,
ganito yung kulay ng kanilang tuka. And then kapag ka nag-mature na sila, is halos light pink na, no? Halos maputi na yung kulay ng tuka nila. Kaya madalas tinatawag sila ng mga white beak, mga kabutingting. Ayan. So sa mga hindi familiar sa kulay nga nila, eto yung ating green series dito. Isang olive green, mga kabutingting, na double dark factor na kulay ng isang green series na ibon. So double dark factor yung ating green dito, mga kabutingting. Dahil tingnan nyo naman yung kulay niya, di ba? So napakadilim na, napakadark na ng pagka-green ng kanyang balahibo, di ba? So eto, mga kabutingting, ay resulta ng parisan na may parehas na karga ng dark factor genes. Ayan. So ituturo ko sa inyo, mga kabutingting, kung paano tayo makakapag-project ng mga double dark factors na mga kulay ng mga ibon. So ito na kasi yung pinakasagad na dark color ng mga ibon natin. So sa green series, ito na yung pinaka dark color natin. Olive green, mga kabutingting. Eh, mas madalas na tawagin na olive green. At yung ating mga mauve na kulay sa ating mga blue series naman. So ito na yung pinakasukdulan ng dark color natin sa mga ibon natin. Ayan. So madali lang naman mag-project ng mga double dark factors na kulay ng ibon natin. So kailangan lang parehas na may karga ng dark factor genes yung parents ng mga magiging inakay natin dito. So eto, mga kabutingting, yung mga magulang nila, ang kulay ay isang dark green at isang single factor violet na parehas may karga ng dark factor genes. So yung kasi mga violet natin, visual na yan na dark factor genes, mga kabutingting, pero single lang, hindi pa ganun ka-dark. At kapag ka nagbanggaan yung dalawang dark genes, so yung ang tatay nito is dark green. Ayan, so dalawang dark colors, mga kabutingting, yung nagbanggaan, ang resulta, magko-combine sila ng double dark factors na kulay kagaya nito, di ba? Ayan, dark na dark talaga yung lalabas sa mga inakay nila, kagaya nitong dalawa na to. So kapag kaganan yung parisa natin, parehas na may karga ng dark factors, is hindi naman lahat ay double dark factor yung lalabas. So yung kapatid nga nila, isang opa at saka isang cobalt blue opa na isang dark green din o isang dark color din, mga kabutingting. So etong mga ibon na to, eh mga double dark factor na to. Yung mga magulang nila, hindi pa double dark factor. Kaya hindi lahat na magiging inakay nila ay mga double dark factors na mga kulay. Ayan. Pero kung pagpaparisin nyo ay parehas na double dark factors, so lahat ng anak nila, mga kabutingting, ay mga double dark factors din yung kulay. So kahit na isang green o isang olive green at isang mauve yung pagparisin nyo, lahat ng ianak nila, mga kabutingting, eh mga kamukha lang nila, mga mauve din at saka mga olive green na kagaya nito. Ayan, napakagandang ibon natin dito. Yan. So itong mga to, mga kabutingting, ay mga possible split opa dahil anak to ng isang green na split opa. So ito, ipapakita ko naman sa inyo yung kulay ng mga dark genes natin o yung mga dark colors natin na pwede natin gamitin para makapag-project tayo ng mga ganitong klaseng ibon. So ito, syempre, unahin na natin yung magulang ng mga ibon na pinakita natin. So itong kanilang tatay ay isang dark green, di ba? Ayan, so dark green yung kanyang kulay. And then yung kapares niya, isang single factor na violet. So pareha silang may karga ng dark factor genes, mga kabutingting. So pagka dark yung kulay ng ibon natin, automatic yun, may karga sila ng dark factor genes. So ano ba yung mga kulay natin na mayroon dark factor genes? So magmula sa cobalt blue hanggang single factor bio at sa mga DF bio, lahat yung kulay na yun, mga kabutingting, ay may karga ng dark genes, mga kabutingting, o dark colors. So sa green naman natin, ito dark green na yung kulay ng kanilang tatay. So iba yung kulay na yan kesa sa mga normal greens kagaya nila Kokoy. So sila Kokoy, ito normal greens lang sila, yung base form ng green. Ayan, diba? So light lang yung kanilang pagka-green. Unlike dun sa ating cap sa taas, diba? Ayan, no? Mas dark yung kulay niya. Pero hindi niya kakulay yung anak niya na isang sagad na double dark factor genes, diba? Nanginginig pa yung kamay ko. So ito, isa pang example, meron tayo dito, ayan. So SF bio, mga kabutingting, ito yung ating split pale. So ito, mga kabutingting, may karga na yan ng dark factor genes. So ito, dito meron pa tayong mga ibon na meron dark genes na karga. Itong si Aliana at yung kapares niya na si Lito. So ito nga si Aliana ay isang dark green din. So konti na lang, konting-konti na lang, magiging olive green na rin to. Pero dark green lang yung kanyang kulay. And then yung kapares niya ay isang single factor by na dark color din, mga kabutingting. Ayan. So ganun yung mga kulay na merong karga ng dark factor gene. So yung isang anak nila dito, meron ding karga
yung cobalt blue na anak nila na possible split O pa rin. So yung dark colors na din yun, mga kabuting ting, may karga na siya ng dark jeans sa kanyang kulay. So kapag yung cobalt blue natin ay pinaris natin sa ibon na meron ding dark jeans, pwede na tayo makapagpalabas doon ng mga DF bio, mga SF bio. Ayan, so minsan makapagpalabas na rin tayo ng mga mob colors kasi yun nga is isang double dark factor na kulay kagaya nitong dalawang ibon natin dito. So napakadali nga lang, mga kabuting ting, kailangan lang meron kayong parehong ibon na dark factor yung kanilang kulay, katulad ng cobalt blue at ng mga violet. Ayan, o kaya naman ng dark green, pwede yun. Ayan, so napakadali lang mag-project ng mga double dark factors na mga ibon. So tatandaan nyo lang, kailangan may karga ng dark jeans. At nagsisimula yung ating dark jeans sa kulay na cobalt blue. So yung base form kasi ng kulay ng ating blue series ay mga turquoise blue. Mga kabuting ting, ito, hanap tayo ng turquoise blue dito. So ito, mga kabuting ting, yung ating blue split pale. So yung kulay niya, yung pinaka base form ng blue, mga kabuting ting, dahil yung kulay niya ay turquoise blue. Ayan, so dyan nag-uumpisa yung blue na kulay ng mga blue series natin. So turquoise blue yung una, susunod dyan yung mga blue, and then yung mga cobalt blue, at susunod sa cobalt blue yung single factor bio natin, and then DF bio, at yung pinakasukdulan natin ay yung mauve na kulay ng ating blue series. So sa green naman, eto yung base form natin o yung base color natin, light green kagaya nila Kokoy, and then next dyan yung dark color na green. And then next doon yung ating olive green, mga kabuting ting. Yung ating pinaka double dark factor na kulay ng green series natin, mga kabuting ting. Ayan. Walang awat, ha? So sa mga gusto naman mag-project ng mga DF bio o yung double factor bio o dark factor bio, yan, iba-iba yung tawag doon minsan. Pero yung kasing SF bio na pinagmulan ng DF bio, ibig sabihin ng SF ay single factor violet, mga kabuting ting. So kasunod ng single factor, syempre doon na tayo sa double, di ba? Ayan, so sa mga gusto magkaroon ng mga DF bio, mga kabuting ting, ang kailangan lang natin doon is cobalt blue, mga kabuting ting, at isang SF bio. Ayan, so parehas na may karga ng dark jeans, mga kabuting ting, yung kulay na yon. At dahil yung ating SF bio, yun na yung kasunod ng ating DF bio, o yun yung unang kulay bago mag DF bio. So pwede na tayo makapagpalabas ng mga DF bio doon at ng ating mga double dark factors na kulay kagaya nung mob natin. Ayan. So yun nga, mga kabuting ting, ganun lang kadali mag-project ng mga double dark factors na kulay ng mga ibon. Ayan. So yun lang muna para sa araw na to, mga kabuting ting. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabuting ting.